Imigrante, May Kapantika. Programang magtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng Migrante, May Kakampika. Programang hatid ay makaguluhang pagsasabila, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisana ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng Migrante, May Kakampika. Isang magandang-magandang umaga po sa atin lahat, mga kaibigan. It's October. At alam natin kapag magandang panahon ay naku, ayan na po si ayan. At syempre, ang lahat ng mga kabataan, lalo yung mga bata, ano, hinihintay talaga ang mga ganitong klaseng mga okasyon. Syempre tayo, only in the Philippines, na kung saan napakahaba po ng ating pag-celebrate ng araw ng Kapaskuhan. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. At syempre, dapat nating alalahanin na hindi lamang naman ito yung Pasko, talaga namang maghahanda. At yung iba kasing mga nanay na tatandaan natin, kapag mga ganitong klase ay sasabihin kagad din, naku, gastos na naman yan, yan. Maise-celebrate natin ang ating Kapaskuhan, hindi dahil sa mga bagong gamit. At syempre, naku, napakarami po natin pag-uusapan tungkol dyan sa usapin ng Pasko. Ayan ha, mga kaibigan, ako ang ginagawa natin ay naku, tinatago natin yung ibang mga ginamit ng nakaraang Pasko. Kung hindi pa naman sira, ayusin to, itabing maayos. At syempre, pagdating ng mga ganitong panahon, ilalabas mo na siya, medyo lilinisin mo lang at bubuhayin. At doon naman, ang isang delikado lang mga kaibigan at kakampi ko, yung pong tinatawag nating mga ilaw. Yun ang medyo huwag natin na patatagalin. Siyempre, check natin yan, lalo na yung mga gagamit ng Christmas light. Pero yung mga dating ginamit yun ng mga balls, Christmas tree. Ako yung Christmas tree ko hanggang akakaliman taon na po ito, tinatabi natin ng maayos pagkatapos para hindi maalikabukan. Yan. Siyempre, iba-iba yung style lang para sabihin hindi taon-taon ganun ang pagkaka-style mo. Doon sa mga lumang mga ginamit natin na balls at iba pang mga display, pwede nyo bago-baguhin lang ng konti at lagyan ng konting attraction na makulay na mga palamuti. Tapos ayun na, maganda na po siya. Kasi naman dyan ang sinasabi natin, yung spirit ng Christmas ay ang pagbibigayan at pagmamahalan. Yan mga kaibigan, it's October, October 3. Yan ha, sinasabi natin ay dapat lagi tayong masaya sa buhay. At syempre, pagka ganito mga panahon, lalong-lalo na ang October, November, December, marami na po yan dumarating ng mga OFW. At syempre, paalala natin sa mga OFWs, ingatan po ninyong mabuti ang inyong mga gamit, lalong-lalo na kung ito ay mga personal at meron kayong mga daladalang mga alam nyo na, pera, syempre yung mga naipon ninyo at konting mga pasalubong, aba iingatan po natin ito mga kakampi ko. Dahil napakadelikado ngayon dyan, hindi ko naman sinasabi, ito yung mga nababasa lang natin at mga binabanggit ng ating mga OFW. Sabi nila, medyo natidelikaduhan sila ngayon dyan sa NAIA. How true is that? At syempre, para sa akin naman, ito, sa inyong lingkod po, Feni Codemus po, nasa sa inyo po yun. Kung talagang iingatan ninyo ang inyong mga gamit at hindi kayo pa ano yung lax na lax, sabihin sobrang tiwala sa lahat. Yun nga ang mangyayari. Dapat lahat ay
may pagkaingat, ingatan ng lahat ng mga bagay na personal at mahalaga sa inyo. Yan. So yun ang isang napakamainit na may mga ilang OFW ang nagre-reklamo in terms of sa mga ganitong klase. Kaya dapat ay huwag niyong bibilisan, hanggang dapat dumaan tayo sa proseso na kung saan ay dapat talaga tinitingnan natin ang gamit hanggang sa kayo po ay makalabas, hanggang sumakay kayo sa taxi, kailangan po ay iniingatan natin to. Dahil nasa inyo po, ah, mga kaibigan, eh dapat paalala namin sa inyo lagi na ang bagahe po ay inyong iingatan. Katulad dito mga OFWs na nagre-reklamo na ito, nanawalan, at doon din sa bag na nawalan na yun, nandun yung kanyang naipong pera. Kawawa naman talaga siya. So, di ba? So, ano naman ang use ngayon nitong mga machine na ito, yung CCTV camera, ang sinasabi, hindi rin pala basta-basta may ingatan, ano? Sabihin, bigla na lang may kumuwang iba, hindi rin pala may ingatang maigi dyan, ano, kung maiiwang ganyan. Kasi hindi nga kayo po ang kumuha, pero tingnan naman natin, bigla na lang may ibang kumuha. Ang napapansin ko, lalaki yung kumuha, di ba? Eh, pambabaeng bag yun eh, di ba? So, kung gaano kayo kahigpit sa pagpasok, sana naman po, ay ganun din na nyo bantayan yung ating mga balikbayan na mga gamit, di ba? Nakakaawa itong mga OFWs natin for how many years? Good. Sabi nga nung isa, good banyo, di ba? Kung ano mga ginawa nilang paghihirap dyan sa ibang bansa, pagkatapos pagdating dito, hindi naman pala maiingatan ng kanilang mga bagahe. Minsan kasi ano eh, no? Yung tiwala pa rin yung ating mga kababayan na hindi mawawala dito sa Pilipinas pa lang, ay hindi na mawawala yung kanilang mga gamit. Yun naman yun eh, no? So, naawa tayo dun sa mga nabibiktimang ganito. At dahil sa pagpapatuloy pa rin, meron pa rin ibang issue dyan, mga kakampi ko. Itong tungkol naman dun sa mga bala-bala, diba? Na sana naman po ay linisin natin itong mabuti. Mag-ingat din yung ating mga kababayan, hindi lang yung mga OFWs, kung hindi lahat ng pasahero. Kaya ako minsan ayoko na sumakay ng eroplano eh. No? Kung pwede by land, ay naku, magbabay land na lang ako. Una, bakit? Ilang oras kang malate? Late yung eroplano mo, delay yung flight. Kami ba, nung galing kami sa Palawan, supposed to be ay alas 7 kami. Pero umalis kami doon, alas 9 pasado na po. At pagdating mo naman doon sa destination mo, eh, congested pa rin. Ibig sabihin, eh, may barado rin doon, kaya hindi ka rin agad-agad makababa. Napakahirap po. Pero, yan ha, isa, sinasabi nga ng mga pasaherong nandun eh, pag ikaw ang na-late, either magbabayad ka ng additional na halos pareho lang ng binayad mo. Diba? So, yun yung isang nakakalungkot. Paano ba natin mapoprotektahan ang ating mga mananakay? Ayan. Ako nga, ayaw na ayaw kong sasakay sana ng eroplano. Dahil nga sa hirap, mula sa umpisa hanggang, tapos hindi ka tiyak doon sa mga gamit mo. Tapos biglang tatanaman ka pa ng mga balang ganyan. Sus, Ginoo. Sana naman na hindi ganyan. At ako'y nakikiusap sana sa atin lahat. Una, dapat ay mag-ingat tayo sa mga ganitong klase. Huwag nating iwanan ng tingin ang ating mga gamit. Naku, napaka-delikado niyang mga ganitong klase. At sanay niya naman sana po ay alam kong hindi naman lahat ay ganyan, o ayusin nating maigi ang mga proseso, o kung sino man dapat tingnang mabuti, gamitin ang mga screen, at dapat ay request, ang tawag dito, tingnan din natin maigi yung ating mga staff, dahil baka mamaya sobra nga rin minsan nakakalusot. Tingnan niyo ha, nung ako nakalimutan ko na ilagay sa ano, sa isang maleta nang pang-check-in yung isang, actually kasalanan ko rin yon, yung shampoo ko. Pero nung ma-check nila doon,
ay kinuha. So yung mga kinuhang ganyan, hindi na yan nababalik sa'yo, di ba? Kawawa naman yung mga nakuhanan, pwede naman siguro pagbalik mo, kuhanin doon. Nasaan ngayon yun, dinadala yung mga nakukuha ninyong ganito? Diba? Gusto sana natin malaman yung mga nakukuha nyo na mga, actually may kasalanan din ako doon, pero gano, ilan kami na gano'n na kinukuhanan ninyo ng mga shampoo o yung mga liquid na yan, at saan yan napupunta? Itinatapon ba ninyo yan? Tinatapon nyo ba yung mga ganyang klase? Yun lang po yung nagtatanong tayo, dahil nakakalungkot yung mga ganyang klase. Lalo na ngayon, ha, mga kakampi ko, ang bear month ay dumating na. So, ibig sabihin yan, marami ang mga OFWs ang magsisibalik. Magsisibalik mula sa kanilang mga destinasyon sa labas ng bansa. So, paano natin sila maiingatan? Yan. So, sa pagpapatuloy, isa munang paalala mula sa ating himpilan. May mabuting pagkakataon para sa aming mga OFW na mas makaipon pa. Buti na lang may SSS FlexiFund. Manataglob ko sa aking ipon. Garantisadong may dagdag kita. Sa FlexiFund, ang pinaghirapang kitain alalagay sa ipong mas may pakinabang. Pwedeng pang matrikula, bahay, negosyo, pagretiro ko, mas ginhawa. Mga kababayan, para sa dagdag ipon, mag-SSS FlexiFund na. Makipag-ugnay na sa SSS tungkol sa FlexiFund. May mas mataas na interes, dagdag kita garantisado. Pare, nanganak na si Commander. Paba talaga, magkano damage? Ang laki siguro niya, no? Hindi naman, kasi PhilHealth member ang kumari mo. Buti na lang at bukod sa updated na contribution, updated din ang member data record o MDR niya. Ang laki na ng bawas sa binayaran namin. Bayad na ang bill, hindi pa nagalaw ang pambinyag namin. Para sa walang hassle na pagkakamit ng inyong benepisyo sa PhilHealth, siguraduhing updated ang inyong MDR o anumang pagbabago sa inyong personal na impormasyon tulad ng civil status, pagbabago ng tirahan, dagdag na dependents at iba pa. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa alinmang tanggapan ng PhilHealth. Tumawag sa 441-7442. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdagin hawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. At syempre, lagi pa rin natin papaalala sa ating mga kababayang OFWs, ang pag-a-abroad po ay hindi biro. Yan, talagang hindi biro, no? At lagi natin tatandaan, dapat ihanda natin ang ating sarili sa trabaho ng harapin sa labas ng bansa. Yan, at ganoon din naman ha, yung mga bago ito ang sinasabi natin, yung mga papaalis. Dapat lagi yung tatandaan na kayo po mismo ay handa sa lahat ng mga trabaho. Alamin natin maigi, lalo na umattend po tayo ng mga pre-departure orientation seminar. Kasi napaka-importante ng mga usapin dyan. Huwag yung biru-biruin ang PIDOS. Kasi talaga pong dyan marami kayong matututunan. At huwag kayong makikinig sa iba. Akala kasi nung iba sinasabi nila kasi na naku, puro ganito lang yan, puro ganito lang yan, puro benta-benta. Hindi po. May mga nagtuturo talaga, lalong-lalo na. Ay, bias naman ako doon sa mga NGOs, no? Eh, kasi po talaga yan ang mga magtuturo sa inyo ng mahusay. So, ganoon din sa mga papaalis, lagi natin tatandaan na magbayad tayo ng ating social protection. Ano-ano ba yung mga social protection na yan? At dapat may PhilHealth, dahil ang PhilHealth po ninyo ay magagamit niyo. At po, ito po ay tatandaan nating lagi, ha? Na sa pag-alis natin, hindi parating malusog tayo. Ibig sabihin, maraming iba't ibang nanaknak tayo, di ba? Marami pong minsan may mga talaga bigla-biglaan, nagkakaroon ng sakit. Hindi lamang naman kayo ang gagamit ito, kundi pati na ang inyong pamilya. So dahil mandatory rin po yan,
ang PhilHealth at ang Pag-ibig. At syempre, kung kayo ay merong SSS, ituloy lamang ninyo yan. Ayan mga kaibigan, sige, balik-balik tayo. Doon sa paalala ng ating POEA, mga balik manggagawa, hinihikayat po kayo ng POEA na mag-online processing na. Ito yung sinasabing BM Online. Doon sa mga babalik o magbabakasyon ngayong Kapaskuhan, syempre ay instead na, syempre pagbalik ninyo, kailangan nyo ng mga OEC, di ba? Pwede po kayong mag-BM online na mas mabilis ang proseso, tipid sa gastos. Yan. Siyempre, mamamasahe kayo. Kung may kasama pa kayo, papakainin nyo pa yan. Samantalang isang click lang, may OEC ka na. Yan. At para bisitahin nyo kami, kami po inyong matatagpuan sa kakampislastnews.blogspot.com. Napakarami mga balita dyan. Pinagsama-sama natin ang mga balita. Yan. At para sa ating Ustream, it's www.ustream.tv/channel/kakampionline. At para sa ating website, kakampi.twix.com/kakampi. Yan, dahil sabi ko nga sa inyo, dapat dahil tayo ngayon ay makabago na, dapat gamitin natin ang lahat ng ayan, social media natin. Ano? Pwede kayo mag-FB sa Philippine Social Security System. Ganun din ang PhilHealth, kung may mga katanungan kayo. Ang Kakampi, ganun din po, i-Facebook lamang ninyo kami. Sasagot kami. At syempre, ang Pag-ibig, meron din yung Facebook. Yan. At para naman sa announcement natin ito mula sa SSS, magandang balita ito. May 35 araw na ngayon mula sa dating 5 araw lamang ang miyembro ng OFW na SSS. O kung kayo miyembro ng SSS, upang mag-file ng inyong application para sa benepisyo sa pagkakasakit na hindi sila naratay sa ospital. Maring i-file ng mga OFW ang kanilang benefit claim sa kahit anong sangay ng SSS sa Pilipinas o sa ibang bansa ng personal sa tulong ng isang kinatawan o sa pamamagitan ng kartero. Para sa mga katanungan, maaaring bisitahin ang SSS website sa www.sss.gov.ph o sumali sa official na SSS Facebook page sa www.facebook.com/ssph. Maaari rin mag-email sa SSS OFW Contact Service unit sa ofw.relation@sss.gov.ph kahit po anong oras. Yan, tumawag kayo sa positive 632. Ito yung number niya, 3647796 o 3647798 mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 po ng gabi. Base yan sa oras sa Pilipinas. Yan po ang ating Social Security System. Ngayon mga kaibigan, dako na tayo sa ating Alam Ba Ninyo. At para sa ating Alam Ba Ninyo, ang Mecca ang pinakabanal na lungsod sa mundo ng Islam. Taon-taon, milyong-milyong mga Muslim ang nagsasagawa ng pilgrimahe o ang pamamakay papunta sa Mecca. Tinatawag ang paglakbay na ito bilang Hajj. Kung sinusundan ng mga Muslim ang mga yapak ni Muhammad, lahat ng mga Muslim na nakakapagsagawa nito ay inaasahang gawin ang Hajj kahit na isang ulit lamang sa panahon ng kanilang buhay. Ang Kaaba at ang Masjid al-Haram, pinakabanal na mosque sa Islam, ay nasa Mecca. Nakasara ang Mecca sa mga hindi Muslim, maliban na lamang sa ilang mga tagapamahayag na nag-uulat ng hinggil sa Hajj.
May tatlong banal na lugar sa Islam na ang isang Muslim ay tinatagubilin ng paglakbay dito. Ang Haramain, ang banal na moske sa Makka at ang moske ng propeta sa Al-Madina at ang Al-Aqsa na moske sa Jerusalem. Ang katangian ng mga moske na ito ay binabanggit sa mga sumusunod na kawikaan sa prometang Muhammad. Dapat na ganapin ang paglakbay sa tatlo lamang na moske. Ang aking moske sa Al-Madina. Ang mga moske pong ito ay ang Al-Madina, ang banal na moske sa Makka, at ang Al-Aqsa moske sa Jerusalem. Ang isang panalangin sa banal na moske sa Makka ay katumbas ng 100,000 panalangin na higit pa sa ibang moske. Ang isang panalangin sa moske ng Madina ay katumbas naman ng 1,000 at ang isang panalangin sa Jerusalem ay katumbas ng 500 na panalangin. Ang unang bahay na iniatas para sa sangkatauhan ay yaong nasa Baka o Makka. Ito'y puno ng biyaya at patubay para sa lahat ng nilalang. Ang banal na moske sa Makka ay tinayo sa paligid ng Kaaba, ang unang bahay na pinabanal para sa pagsamba sa nag-iisang tunay na may kapal. Ang Kaaba ay isang payak na kwadradong bato na walang anuman nasa loob. Ito'y tinayo ni Propeta Abraham at ng kanyang anak na si Ismael. At ito'y nasa orihinal na pundasyon na pinagtayuan ni Adan. Sa silangan ng sulok nito ng Kaaba ay may isang itim na bato at kilala sa tawag na Al-Hajar, Al-Aswad, na ito lamang ang tanging natitira sa orihinal na gusali na itinayo ni Propeta Abraham ng kanilang anak. Ang Kaaba ay direksyon na kung saan ang mga Muslim ay humaharap sa panalangin. Kailanman ay hindi Kaaba o ang itim na bato ang bagay na sinasamba. Ngunit ito ay nagsisilbi lamang bilang pananda ng dako na nagtatali sa Muslim sa pagsamba. Ang dugo ng isang Muslim ay higit na mahalaga sa Allah kaysa sa Kaaba at lahat nitong mga nakapaligid. Yan po ang ating alam ba ninyo sa araw na ito? Samantala mga kaibigan, tayo po ay nakikisa at nakisimpatya sa mga nagsiyao o mga namatay. At sa ating ulat, meron tayong 717 na mga patay habang 805 naman ang sugatan sa insidente nangyari dyan sa Mecca. Ang Mecca ay tinuturing na Holy Land ng mga Muslim, kung saan makikita ang Kaaba na siyang sentro ng kanilang paniniwala sa buong mundo. Nabanggit na po yan kanina, ano po? At sabi nga ay sa ating mga balita mamaya, hinahangad ng mga Muslim na doon na rin ilibing ang mga yumao doon sa nangyaring insidente sa Makka. Dahil naniniwala ang mga Muslim na banal ang lugar na yon, kaya hindi kawalan sa kanila na mailibing doon ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaya pagkakampi po ay nakikiisa at nakikisimpatya sa mga yumao dyan sa naturang Hajj na yan.
At ayon sa ating mga balita, inililibid na lamang sa bansang Saudi Arabia ang mga bangkay na mahigit 500 mga Muslim pilgrims ang namatay sa nangyaring stampede sa Hajj pilgrimage. Sa mga paniniwala po ng ating mga kababayang Muslim, hindi maituturing nakawalan o trahedya ang nangyaring na insidente. Dahil kung ang isang Islam believers ay namatay sa Holy Land, mas pipiliin po daw nila kasama ang pamilya na doon na lang ilibing ng kaanak sa banal na lugar. Sakali umanong masira ang buong mundo, sabi nga nila, lahat ay naniniwala kay Allah at deboto ng Islam na dyan po sa lugar na yan ay magtitipon-tipon ang mga Muslim. Sa ngayon, dapat magpatuloy pa rin sa kanilang gawain ng mga Muslim, lalo na at natapos na rin ang malaking selebrasyon ng Edil Adha. At ngayon mga kaibigan, sa pagtatapos ng ating alamba ninyo ay dumako na po tayo sa ating balitang OFW. OFW Headlines. Direkta sa Rila, napapanahon. OFW Headlines. Labis ngayon ang tuwa ng mga overseas Philippine workers sa Saudi Arabia nitong nakaraan dahil extended ang kanilang bakasyon kasunod ng pagdiriwang ng Edil Adha. Enjoy naman daw sila sa bakasyon dahil with pay pa ito. Samantala, nagpaabot naman sila sa ng pakikiramay sa mga namatay sa stampede sa Mecca, lalong-lalo na sa 7 Pilipino na umano'y namatay dahil sa hypertension at heat stroke. Ililibing na lamang sa bansang Saudi Arabia ang bangkay ng mahigit 700 na mga Muslim pilgrims na namatay sa nangyaring stampede sa Hajj pilgrimage. Dahil sa kanilang paniniwala umano, hindi maituturing nakawalan o trahedya ang nangyari na insidente. Dahil kung ang isang Islam believers ay namatay sa Holy Land, mas pipiliin pa di umano ng pamilya nito na doon na ilibing ang kaanak sa banal na lugar. Komatos ngayon sa isang pagamutan sa bansang Saudi Arabia, ang isang Pinay mula Maguindanao ng makaraang gahasain at maltratuhin ng kanyang amo. Halos hindi makatayo ang biktima dahil sa mga pasa nito sa katawan matapos maltratuhin at gahasain umano ng kanyang amo. Sa huling balita natin ay naoperahan na ang Pinay na ito. Samantala, nagkakasakit ng mano ang ilang overseas Philippine workers sa bansang Malaysia dahil sa makapal na usok na bumabalot sa lugar na galing sa Indonesia. Ayon sa mga OFWs, karaniwang nagpapahirap sa kanila ay ang sakit sa ulo, pagkahilo, at sakit sa lalamunan. Dahil dito, karamihan ay nakasuot ng gas mask upang maibsan ang epekto ng pagkakalanghap ng usok. Dagdag pa dito, ilan sa mga paaralan ay pansamantala munang ipinasara, lalo na sa Kuala Lumpur, at halos hindi na maaninag ang mga building dahil na rin sa kapal at maitim na usok. Hindi na rin daw nila nasisilayan sikat ang araw at sinabihan na rin sila ng mga amo nila na huwag lumabas ng bahay. Samantala, kahit umano sa loob ng bahay at opisina ay nakasuot na rin ng mask ang mga tao sa bansang Malaysia dahil sa malalang pollution dulot ng haze. Nananatili pa sa kustodiya ng mga otoridad sa Saudi Arabia ang 18 overseas Philippine workers matapos umanong maaresto dahil sa paggawa ng illegal na alak. Dagdag pa sa balita, nahuli ang mga OFW sa aktong gumagawa ng alak sa kanilang tinitirahang bilya sa nabanggit na bansa.
Lahat umano na nadatna ng mga pulis na naroon sa naturang villa ay hinuli, kaya't umabot sa 18 ang bilang ng mga Pinoy na nakakulong sa ngayon. Napag-alaman pa na bago pa man umano dinala sa presinto ang naturang mga OFWs ay sinaktan at kinuryente sila ng mga pulis. Samantala sa ngayon ay inaalam pa ang identity ng mga nahuling OFW at kung saang kumpanya sila nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Hindi pa rin umano na ipaalam sa kani-kanilang employer ang mga nangyari sa mga naturang OFWs. Samantala, umapila naman ang tulong ang mga ito dahil sa iba sa kanila ay nadamay lamang daw. Samantala, mga Pinoy workers, mag-ingat po kayo sa paggamit ng mga peking papeles para makapagtrabaho sa ibang bansa. Ito ay ayon kay Administrator Hans Kakdak ng ayon kasi sa Philippine Embassy sa Wellington, may report na maraming Pinoy sa dairy farm workers sa New Zealand ang gumagamit ng Peking Employment Certificate. So, ingat-ingat lamang po tayo at mahirap yung mga ganyang klase. Yan po ang ating mga balitang OFW sa Sabadong ito. OFW Headlines, direkta sa Rila, napapanahon. OFW Headlines. Ayan mga kaibigan, ngayon tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa at ngayon makakausap natin direkta mula sa Kingdom of Saudi Arabia. Ito po ay mula sa Al Jobb Kingdom of Saudi Arabia. Ang tinutukoy ko ay walang iba kundi si Mr. Arthur Openiano. Sila po yung mga tumutulong dyan sa Sampilak para doon sa mga OFWs natin na may mga problema. Kamusta ngayon, sir, ang kapaskuhan dyan sa ating mga OFWs? Malungkot po dito pag Pagpasko? Pag magpapaskong ganyan, hindi po sila pwedeng mag-ano. Ah, hindi ba kayo nasa-celebrate ng kapaskuhan? Malungkot po dito, hindi po kagayad na sa atin. Sir, paano ba kayo mag-celebrate halimbawa sa inyo? Kayo, yung mga nandyan lang sa Al Jobb Kingdom of Saudi Arabia, paano kayo mag-celebrate ng Christmas? Dito po sa Al Jobb, kasi po may kaming organisasyon, si yung presidente po namin, si Presidente Mila, nag-organize po ng party namin. Nag-aargila po siya ng istiraha. Ano yung istiraha, sir? Tapos yung po, yung pong pwede pagdausan ng party. Ah, parang venue, parang place. Opo, venue. Oh, tapos? Yung venue, upahan po yun. Tapos, doon po magkita-kita yung mga OFW, mga miyembro ng sa Pilak. Magsishare po sila at magdadala ng kanilang regalo. Yung pong parang exchange gift. So, sir, pagkatapos nun, so masaya naman din kayo. Pero pagkatapos nun, lungkot na naman, ganon? Opo, natural lang po eh, dahil balik po sa trabaho. Nagtatrabaho na naman po nga bukasan. Oo nga. Magmamadali, so, magmamadali pa pong pumasok sa trabaho dahil malili sila. Dahil kinabukasan may trabaho, ganon. Opo. Talaga walang hindi celebration ng Kapasko. Sir. Hindi po kasi holiday dito yung Pasko. Ah, wala talaga. Ay, bagong taon, wala din. Pero yung sa pila po, meron. Yung po sa... Tsaka Pasko, obligado po yun. Yung Pasko natin yan, ha? Ano po kayo na? Oo. So, sir, opo. Eh, siyempre, yung mga OFWs, padala system yan kung di sila makaka-uwi, ano? Opo, natural po yun. Obligado magpadala buwan-buwan. Oo. So, sir, eh, siyempre, kayo, nagpapadala din kayo sa pamilya ninyo. Sa tingin po ba ninyo, ay safe na safe yung inyong mga, ano, yung mga bagahe nyo? Ay, hindi po. Hindi rin? Nakauso na po ngayon, binubuksan po nila yung mga bagahe. Naka-experience na ba yung pamilya mo na binubuksan ang bagahe ninyo? Sa akin po, sa akin po, wala pa. Pero doon sa mga kwento, wala sir? Sa mga samahan po namin, marami. So, anong ginagawa, sir? Binubuksan lang, chinecheck lang, ganyan? Nawawala po, nawawala yung mga gamit. Ayun, nawawala. Yung mga sapatos.
So talagang yung, na... Yung medyo mahal po, yung mahal po nawawala. Yung mura hindi nawawala. So sir, pag gaganyan ito, pinipili nila yung mga gusto nila, ganon? Opo, pinipili po nila yung gusto nilang kung yung pwede po siguro para sa kanila. Mm. Para sa pamilya po namin na inaanda namin na maganda sana, yun pong nawawala. So may panawagan ka ba sir para dyan? Eh, yung panawagan ko po, lagi po ang nagko-comment sa Facebook na itigil yung ganyan. Oo nga, no? Pinagtrabahuan. Sa mga po sila sa amin. Sa mga OFW, pinaghirapan. Sir, napanood mo ba yung ano, sir? Yung isang OFW galing sa ibang bansa na wala yung gamit niya dyan sa NAIA. Anong masasabi mo dyan? Eh, yun po yung karumaldumalagawa nga natin. Yung mga kababayan din natin ang gumagawa niyan. Ba't ginagano nila yung mga tao? Mm-hmm, mm-hmm. Yung mga OFW. So, nakakalungkot, ano? So, sir, kumusta naman? Dapat po yung agency ng security na yun, palitan natin nila yung mga trabador nila. So, siguro ayusin, ano? Pati yung mga cameras, ano? Pero, sir, sa ngayon, anong tingin mo mga pwede suggestion nyo mula dyan sa Saudi Arabia para sa atin dito sa Pilipinas? Ano ang masasabi nyo? Para sa akin po, dapat talaga guhin yung, ano, yung mga step mang ganyan. Mababago lang po yung kung papalitan na yung mga pinakataas nilang ano yan, yung mga nanunungkulan nila. Ah, gusto mong palitan lahat? Opo, palitan po. So, sir, itong Kapaskuhan na ito, ano ba ang mga tingin yung ginagawa ng ating mga OFWs ngayon? Nag-iipon na yan talaga, no? Ilang buwan ba bago ipunin lahat yung mga balikbayan boxes na yan? Yung mga laman ng balikbayan na yan? Minsan po maabot ng 3 buwan, 6 buwan, ganyan po. Ah, paunti-unti binabalot, ano, unti-unti, nag-iipon. Paunti-unti lang po yan. Pagka po may sobra kaming timbawa po, naninigilyo ka at binawasan mo yung sigarilyo mo. Ipan mo po yan para makabili ka ng pasalubong sa mga isan po, sa apo. Ganon. Kung meron kang bago nga po, siyempre po, bibili mo na diaper yan. Diyan na bibili na, no? Dito diaper lang na po, dito na po binibili dahil mahal po dyan sa atin. Oo. Hindi po sila makakabili. Minsan po yung mga damit na ukay-ukay dito, magagana pa, binibili namin 3 real, 5 real, tapos lalagay namin sa bagay. Ganun lang po kami mag-ipon ng bagay dito. Mm-hmm. So hindi talaga isahang bilihan, ano? Talagang iniipon niyan. Opo. Oo, tapos biglang mawawala, ngayon ano? Po, ngayon po, pagka nag-bear time kami, halimbawa, kumita ng 150 real, bibili po namin Nike na sapatos sa mga anak naming magbibilta. Tapos mawawala. Hindi na sila magmukhang kawawa. Tapos yung pong mawawala. Patay, ano? Ang hirap. Medyo may halagang nawawala. Oo nga. Yung pong kukunin nila. So, sir, sa organisasyon nyo naman po, kamusta na? Kamusta na po? Eh, sa kasalukuin po, meron na naman po kami distress. Dalawa. Ah, dalawa lang. Wala nang iba. Naubos na po yung 25. Naubos na pong nakauwi ng paisa-isang 6 piraso, 5 piraso. Meron dalawa. Pauwi. Ngayon po, meron na naman pong bago. Ano ang kaso naman to mga to, sir? Binenta po na yung isa po, binenta na muna, hindi niya alam. Ah, nabenta sila. So, sir, meron ka bang... Yung isa na. So, sir, meron ka bang gustong sabihin doon sa mga OFWs natin na papunta dyan sa Middle East, particular dyan Saudi Arabia, meron ka bang mga mensahe sa kanila? Eh, para sa mga katulong po, kung bumabarak po kayong pumasok katulong dito, mga kababaihan, eh sana po, wag na kayong pumasok. Wag na pumunta dyan, sir. Wag na pumunta rito. Kasi po, napapayaman yung mga pumapasok ng household worker dito, mga katulong po. Kawawa talaga. Yung mga katulong po ito, kung kinakain nila, yung tirang pagkain ng mga kapwa nila sa bahay, hindi po sila kasabay kumakain. Ah, oo. Sa trabaho rito, kahit natutulog sila, gigising. Kamihan po dito, sinasamantala. Oo. So, sir? Household worker po dito, kundi rin lang sila request na walang kamag-anak dito, kung nag-request nila, huwag na sila dapat pumat dito. So, ayaw nyo talaga pumunta na dyan yung... yung mga Pilipina, ano? Okay, sir, batiin natin yung ating mga kababayan dahil magpapasko ngayon. Puro malulungkot ang mga tao dyan dahil syempre, mimiss nila yung kanilang mga pamilya. Batiin po natin sila. Advance Merry Christmas po sa inyo at pagandahan po natin ang ating darating na Pasko. Yung pong mga regalo natin.
Diyan po natin. So sir, okay, so medyo choppy-choppy tayo sir. Maraming salamat sa pagsagot. May mabuting pagkakataon para sa aming mga OFW na match makaipon pa. Buti na lang may SSS FlexiFan. Manataglob ko sa aking ipon. Garantisadong may dagdag kita. Sa FlexiFan, ang pinaghirapang kitain na lalagay sa ipong mas may pakinabang. Pwedeng pang matrikula, bahay, negosyo, pagretiro ko, mas ginhawa. Mga kababayan, para sa dagdag ipon, mag-SSS FlexiFan na. Makipag-ugnay na sa SSS tungkol sa FlexiFan. May mas mataas na interes, dagdag kita garantisado. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund, pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdagin hawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Pare, nanganak na si Commander! Aba talaga, magkano damage? Ang laki siguro niya, no? Hindi naman, kasi PhilHealth member ang kumari mo. Buti na lang at bukod sa updated na kontribusyon, updated din ang member data record o MDR niya. Ang laki na ng bawas sa binayaran namin. Bayad na ang bill, hindi pa nagalawang pambinyag namin! Para sa walang hassle na pagkakamit ng inyong benepisyo sa PhilHealth, siguraduhing updated ang inyong MDR o anumang pagbabago sa inyong personal na impormasyon tulad ng civil status, pagbabago ng tirahan, dagdag na dependents at iba pa. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa alinmang tanggapan ng PhilHealth. Tumawag sa 441-7442. So ayan mga kaibigan, ang sinutukoy natin kanina si Art, si Mr. Art Arthur Opiniano, 'di ba? Ayan yung mga sinasabi niya na kinakabahan siya sa kanilang mga bagahe pagdating dito sa Pilipinas, 'di ba? So ang susunod natin diyan, pumunta tayo, dakuan natin ng Jeddah mga kakampi ko, at diyan makakausap naman natin si JBC De La Cruz Solis. Okay. So ito rin ha, alas 5 daw diyan sa kanila nung ng hap ng umaga. Ayan, sige, pakinggan natin siya. Sir, kamusta ka na ngayon? Okay naman po. Magandang umaga, alas 5:30 dito sa Saudi. Matagal na tayong hindi na, matagal mo na akong gustong makausap. Oo nga, sir. Naku, napakasaya namin. At alam kong Merry Christmas sa amin dito. Dahil nabusesan ka na namin, sir. Kasi marami sumusunod ngayon. Sa PEBA, sir, sa mga nandito sa Pilipinas. Eh sir, kamusta na ba ang mga issue ngayon dyan sa inyo in terms of dyan sa mga trabaho ninyo ngayon dyan? Sa Saudi or... Dyan po, sa inyo, sa Saudi. Basic na Saudi. Sa Saudi po. Okay, ito, okay naman yung trabaho, although medyo may mga pag-aalinlangan sa mga OFWs, lalo na yung mga nasa construction. At saka mga oil companies, kasi nga medyo may retrenchment, may pagbawas ng mga nagtatrabaho. Mm-hmm. At nagtitipid ang Saudi dahil mababa ang revenue sa oil. So may mga proyekto na hindi natuloy, lagay ng pagpapatay ng mga maraming school dapat, pagpapaayos ng mga maraming mga tulay at mga infrastructures. Ngayon ay medyo makikita mo na nahito. At maraming mga OFW na hindi sumasawa. Kaya ng mga nasa Saudi Bin Laden, Saudi Ogre, 2 months, 3 months na hindi nakakasahod dahil nga nahindo yung mga projects. So sir, yung kumusta yun sa kumpanya nung Bin Laden? Alam ko ito yung mga may stranded na dyan eh. Oo, marami akong kaibigan na nandun sa Bin Laden. Although yung iba sa kanila, mga 2 months na hindi sumasahod. At dinig namin, ayon sa mga kaibigan ko rin, ay magkakaroon daw ng retrenchment na nasa mga 30,000 ang mga employee ang tatanggalin na. Initially. Mm-hmm. So, maraming OFW ang posibleng matatamaan. Nako, ito, ibig sabihin itong 30,000 na to, paano matatanggap ito sa Pilipinas? Nako, napakahirap din dito ngayon. So sir, sa mga ganitong klaseng sitwasyon, ano ang balita ninyo sa kanila? Ano yung, kunyari, napabalik sila dito sa Pilipinas, ano daw mga plano kaya ng mga yan?
ang sigurado dyan ay mag-a-apply. Yun ang mga sabi-sabi ay mag-a-apply din sila sa ibang mga bansa na naman, hindi na sa Saudi. Ang isang inatagay nila ay mag-a-apply ng Qatar. Kasi yung Qatar ngayon ay booming sa industrial at saka construction. Pero sir, itong mga ibang itong Peba Group ba ay syempre medyo sinusubaybayan na yan ngayon, ano? Kailan ba ito na itatag itong Peba na to? Nagsimula ang Peba noong 2008. 2008, oo. Opo, opo. Medyo matagal-tagal na nga. Opo, medyo nag-umpisa ito bilang bibigyan ng mga award para sa mga vlogs at sa mga photography contest. Mm-hmm. Hanggang sa nag-evolve ng naging naging organization para sa mga W na non-profit at nagtatayo sa mga issues. I mean, nag-ipaglaban sa mga issues na apektado yung mga OFW. Hanggang sa nung nag-evolve at naging sikat na sikat ang Facebook, ay gumawa din kami ng Facebook page. At nagsimula kami ng mga 2,000, naging 5,000, naging 10,000. Mm-hmm. Hanggang ngayon, naging 225,000. Oo, so, nga. Hanggang sa lumaki na lumaki, hanggang sa yun. Siyempre, kasi nga, dahil nagkikipaglaban sa mga issue ng mga W, dumami ng dumami at nakikita ng mga W na, oy, magandang group ito. Kaya yun, maraming naging followers. Yun, naku, nakita nga namin po, napakasagad at napakalaki ng followers ninyo sa inyong vlogs, no? So, sir, sa mga ganito mga sitwasyon, dahil alam ko, nagtatrabaho ka rin dyan sa inyong, sa Saudi ka, sir, ano? Opo, nasa Jeddah po. Okay, sa Jeddah. So, sir, sa inyo, bilang isang OFW, sa tingin po ba ninyo, tama ba na ang mga kababaihan natin, kasi sangkatutak po ngayon, ang mga kababaihan natin na nais magpunta dyan, o yung iba, pinoprocess na yung mga papeles papuntang Saudi Arabia, anong tingin po ninyo doon bilang isang domestic worker po? Naku, yung sa mga domestic, although kasi ako napabilang sa skilled worker, pero dahil na rin nga sa aming organisasyon, nakikita namin ang libo-libong mga kasambahay na followers rin ng aming page at aming grupo. Nakikita namin ang mga problema kasi halos ang mga problema at sinaing ay natatanggap din namin. Ako, nananawagan ako sa mga OFW na gustong mag-pasok ng domestic worker lalo dito sa Saudi at saka sa Kuwait, na kung maaari sana ay pag-isipang mabuti. Kung hindi man na masyadong kilala yung magiging amo, ay pag-isipan nilang maigi. At kami po ay masakit yung ulo namin sa mga problema ng mga OFW na domestic helper. At kami din ay hirap na hirap din kapag may mga sinusundo kami dyan sa airport. So sir, ang daming issue, no? Gusto ko lang balikan natin yung mga issue na pinagsamahan ng OFW Coalition plus kayo tungkol dito sa usapin ng Bureau of Custom. Siguro sir, sa inyo po ay ano po masasabi niyo dyan sa BOC? Although medyo nakakalimuan na ano po, yung sa Bureau of Customs, na medyo natuwa naman kami kahit papaano kasi nagpalabas na ng memorandum na at na nga ay ngayong December ay pwedeng luwag-luwagan muna yung mga OFW at ipapadaanan sa X-ray at scanners yung mga balikbayan boxes. May mga patiting yung mga issue na medyo lumabas na hindi masyadong consistent doon sa napag-usapan. Although natutuwa kami na hindi na random bubuksan yung mga boxes at sa kanilang bubuksan kung may makikita ng mga droga o armas o mga pinagbabawal ng mga ano o in large quantities o commercial quantities doon lang yung December na ang mga double ay nagpapadalahan na ng mga balikbayan, pampasalubong at mga pamastos sa mga pamilya. Mm-hmm. Sana itutuloy muna yan at hanggang sa hindi pa naayos o napaklanto yung batas, natataasan ng magiging limit o magiging allow limit ng mga OFW para mapagpadala ayos-ayos. Kasi nga, naisip namin kung may masa itong bagong batas na hinahain ngayon sa Senado, magiging maluwag at magiging maayos ito pa sa mga OFW. Although may mga iba-ibang mga issue, lalo na dito sa airport, lalo na sa seaport na napapansin natin na nabubuksan,
Medyo na limit ngayon, hindi na ganun kagaya ng dati. Sobrang grabe yung mga reklamo na narinig at natatanggap namin. Yan. So, kasi alam niyo naman, ang daming issues. So, nakakaparod din kayo, di ba? Na hindi ganun kaganda talaga ngayon dyan sa NAIA. Di umano. So, pero, syempre, ikaw sir, kung babalik ka rito sa Pilipinas, may pangamba ka ba? Na baka mangyari din sa iyo yung nangyari doon sa iba? Yes, opo. Opo. Ngayon, syempre, nag-aalangan kaming magbakasyon. Kasi paano na lang kung kasi ang daming balita, ang gusto lang kasi namin sana para sa akin personally, hindi naman sa aking organisasyon, pero personally gusto ko sana magkaroon ng pagpapalabas ng memorandum lalo diyan sa immigration o sa NAIA, sa Bureau of Customs, na kung ganito maganyan ganyan ganyan. Kasi ang nangyayari ngayon, sinusunod nila kung ano yung nasa batas, yung Section 105 ng 1987 amended custom law. Gusto lang namin sana magkaro kung ano ba talaga. Kami mga OW na nangangambag, nagdadala sila ng 2-3 cellphone na mga hindi pa bukas, ay baka kukunan ang tax. Yung mga OW may mga dalang alakas, ay baka masobra daw sa 10,000, ay baka babayaran sila ng tax. So maraming issues. Ang gusto lang sana namin, magpalabas ng pinaka-memo yung BOC o yung mga nasa customs dyan na NAIA, ano ba talaga? Kung ano ba talaga yung dapat yung kukunan ka ng tax, kung may talagang ganito o ganyan. Mas maganda kasi yung klaro, kasi yung OFW eh, hindi naman yan yung kabasa ng buong batas, lalo pa nasa English yung customs tariff law. Mm-hmm. So yun ay isa sa mga hinihiling ko. Pangalawa ay sana itong mga problema ng pagkakawalaan ng mga gamit, lalo na rin sa handling section at sa immigration section at sa kapatid yung pinakalilis ng mga laglag bala at mga pagkawala, lalo yung kay Miss Astin na nawala siya ng bag dyan sa SSN. Oo nga. Ay nakakalang issue ngayon na hot sa mga OFWs. So parang nangangamba rin kayong lahat, ano? At syempre nagpapasalamat din kami sa inyo, sa grupo ninyo, sir, dahil kahit papaano nabibigyan ninyo ng pansin din yung mga ganitong klase at ang laking tulong po niya niyang inyong paggagawa sa vlogs para sa mga OFWs. So, congratulations for that. Siguro, sir, may mga gusto ka bang sabihin sa ating mga OFWs na nakikinig sa atin ngayon? May mga message ka ba para sa kanila? Kung OFW sa Pilipinas, yes, ganun lang. Ayusin lang ng pag-a-apply ng trabaho. Siguraduhin hindi maloko ng mga recruiters at mga agencies at alamin kung ano magkano at dapat bayaran. So, mga OFWs naman na nasa ibang bansa ay para sa akin siguro ay maging successful, magtipid para sa kinabukasan. Yun ang pinakapanawagan ko, yung pagtitipid. Kasi ngayon, medyo nagigit ko na ang OFW ay nasa bingit. Kasi na masyadong nagtitipid na tumakal sa abroad. Kaya ang pag-iusap ko, magtipid ng magtipid, sabihin sa pamilya na magtipid at kung papari, ay mag-prepare para sa mga dadating na mga panahon na like for example mawala bigla ng trabaho, may perang pampa-apply na ulit kasi yung mga hirap yan para mga gamit at bahay may sala na naman ulit. Yan. So yan ang dapat natin tatandaan. Siyempre alam niyo naman yung mga minsan yung ibang mga pamilya hindi nila alam yung hirap na dinaranas ng ang kanilang mga OFW. Ano sir? Opo. Mm-hmm. Totoo yan. At saka maraming OFW na tumatagal sa abroad, pag natapos na yung kontrata o natapos na yung trabaho, babalik na naman ulit na abot, wala pang ipon. Yun. So, sir, taga-saan ka dito sa Pilipinas, sir? Taga-Jensa talaga ako, pero nandiyan na po kami ngayon sa may Quezon City. Ah, sir, batiin mo naman yung mga pamilya mo. Opo, magkakasama naman po kami dito. Okay naman po kami, yung anak namin dito na pinanganak. Ah, nandiyan na sa inyo? Opo, magkasama kami ng pamilya ko. Ay, so congratulations for that, di ba? Kasi yung iba, eh, hindi nila kasama. So, napakahirap din pag hindi mga kasama, no, sir? Opo, totoo yan. Ay, mahirap talaga. Kaya
yung pinapanawagan natin na as much as possible makapag-ipon ng pera, kung paano makapag-invest ng magano, at least pagkakasama ng pamilya, lumalaki yung anak na magkakasama. Yan. So tama yan. With that, siguro sir, mga message mo naman sa ating pamahalaan, lalong-lalo na ngayon, election na naman. May mga gusto ka bang sabihin sa kanila, sir? Yung, yes, totoo yan. Kung nakikita natin yung pinaminom ng Adab, ano po, pinagsama yung TV at social media, mm-hmm. Yung mainstream media at social media, yung sa amin naman po, sa aming organization sa PILBA, ay sinisigurado namin na magagamit namin yung aming page, like gamitin namin yung aming pahina at aming grupo para i-inform ang mga OFW at ang mga pamilya nito na nasa Pilipinas kung paano at kung sino ang dapat na ibubuto na maka-OFW. Kasi nakikita namin ngayon na masyado maraming mga leader ng bansa pero mukhang iilan lang yung may puso para sa OFW. At kung tutuusin natin, yung contribution man ng OFW para sa mga sa ating bansa ay napakalaki. So sana man nang mabigyan man lang kahit kunting importansya, magkaroon ng mga programa na makatulong para sa mga OFW at pamilya nito. Kaya sisikapin namin na yung social media namin na grupo ay magkaroon ng boses at ma-inform ng maigi ang mga OFW kung sino yung dapat ibuto. Yan. Siguro sir, ano, magkaroon tayo ng ugnayan din dahil kami rin ay nasa internet din, no? TV internet. Siguro doon sa ilan nating mga kababayan ay maisa boses nila yung mga gusto nilang sabihin. Ano sir? Opo, opo. Sabihin nyo lang po, yung kagaya ng sinasabi ko po sa inyo ay ang PEBA ay mayroong admins po sa nasa mga mayigit 24 o mga 25 o 26 mga bansa sa buong mundo. Kaming mga likers o followers na nasa halos mga 75 o 76 last time na 75 yung mga bansa. So ibig sabihin inaabot yung aming sa 75 mga bansa at may mga admin kami sa 24 na mga bansa. Pwede nyo pong kausapin at mga admin na ito at interview nyo rin po sila. Yan. Siguro through you na lang sir ano para hihingi kami lagi sa iyo ng ano ng go signal kung sino yung mga pwede natin tawagan ano sir. Opo, ibibigay ko po sa inyo yung mga profile nila at i-add niyo na lang sila. Opo. Naku, thank you very much kasi gusto natin maisa boses lahat. Ang boses ng mga OFWs plus sana nga pati yung kanilang mga pamilya ay makuha natin at maisa boses para alam mo minsan mga learning takes place eh, di ba? Doon sa ilang mga bagong OFW at bagong pamilya na may OFWs, malaman sana nila kung gaano ba kasarap o kahirap magtrabaho sa ibang bansa. Ano po, sir? Oo nga po. Kung maganda sana kung nakarecord po yung mga ganito mga usapin at video ninyo, may post din natin sa social media. At sir, opo, ire-record natin. Nakarecord po ito, sir, at ipapadala namin dyan sa inyong site. Okay, very good. Yan. So, sir, with that, thank you very much po at sana po ay hindi kayo magsawa sa ating programa dahil alam kong marami pong nakikinig sa inyo at naku, congratulations sa inyong PEBA bloggers na ito, sir. At saka, sir, sino po ang uuwi ngayon dito sa Pilipinas ngayong Pasko? Marami ba? Madami. Ah, okay. Opo, madami. In-invite sana namin sila, sir. Sir, in-invite namin sila na bumisita sa ating OFW Gawad Parangal sa December. Gunayan lang po kayo kay Bing at sa Pete. Apo. Sila po ay nakakaalam kung sino yung mga uwi. Ayan. So, thank you very much, sir. Alam ko na busy ka ngayon at alam ko rin na madaling araw pa dyan sa inyo. Salamat po, sir, ha? Oo, pasensya na po. So ayan mga kaibigan, ha, dun sa mga OFWs, sana ay nagkaroon na naman kayo ng mga aral mula dun sa ating mga nakausap na interview. At sana ay, yun nga, laging babala ng ating mga kababayang nandoon ngayon sa Kingdom of Saudi Arabia na ayaw na nila sana ng mga household service worker na babae sa bansang Saudi Arabia. At muli, na naman tayong oras mga kaibigan. Ito po ang inyong lingkod, Fenny Codemus, nagsasabi sa inyong lahat ng mga problema ang kinakaharap may solusyon dito lamang sa ating babaeng migrante, may kakampi ka. At muli, isang oras na naman ang lumipas. Lagi nating tatandaan ang
lahat ng problema ang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa, Babaeng Migrante May Kakampi Ka. Programang totoo para sa masa. Serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, ito ang Babaeng Migrante May Kakampi Ka. Nagsasabing kapuso ka man, kapamilya o kapatid, dito sa DWWS, May Kakampi Ka! Inyong darinig ang isa na namang serbisyo totoo mula sa Babaeng Migrante May Kakampi Ka. Maraming salamat po. Sa inyo, pati-sino.